Hello everyone, kumusta po kayong lahat? So kahapon nga, matapos ngang magkaroon ng unang Senate hearing na ipinatawag ng Senado tungkol sa mga reklamo laban kay Pastor Apollo Quiboloy, hindi sumipot si Pastor Apollo Quiboloy sa naturang hearing. Naglabas ng ilang mga witnesses si Senator Hontiveros at ang mga witnesses na ito ay nagkwento ng mga sari-saring pang-aabuso na naranasan di umano nila sa kamay mismo ni Pastor Apollo Quiboloy. Actually, kung maalala natin, halos the same itong mga narratives ng mga witnesses na ito na ginamit din daw nung sampahan siya ng kaso sa Amerika. Kung matatandaan din natin, naglabas ng warrant of arrest ang FBI laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Kaso nga lang, dahil nasa Pilipinas nga si Pastor Apollo Quiboloy, hindi nila ito maaaring arestuhin. Not unless kung papayag ang gobyerno kung sakasakaling magre-request ng extradition ang Amerika sa gobyerno natin sa Pilipinas na kung pwede nilang isuko si Pastor Apollo Quiboloy, saka pa lang ito pwedeng arestuhin ng FBI. Pero sa ngayon, wala pa. Dahil ayon nga sa ating gobyerno, wala pa rin sila natatanggap na request galing sa US mismo para i-extradite itong si Pastor Apollo Quiboloy. But this time around, sa Philippine setting na naman, ginaganap itong Senate hearing tungkol sa di umano'y mga abuso na ginawa ni Pastor Apollo Quiboloy sa mga miyembro ng kanyang simbahan o yung mga tinatawag nilang pastorals. Pero ayon sa kampo ni Pastor Apollo Quiboloy at mismo kay Pastor Apollo Quiboloy, hindi sila sisipot sa anumang Senate hearing na gagawin dahil para nga sa kanila, sinasabi nila na ito ay isang trial by publicity. Ayon sa kanila, kung gusto talagang malaman ni Senator Hontiveros kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung yung mga witnesses niya ba or si Pastor Apollo Quiboloy, dalhin ang usapin ito sa korte at doon ito dinggin, hindi sa isang Senate hearing. Ito ang pinaninindigan ni Pastor Apollo Quiboloy at ng kanyang mga abogado. Para naman kay Senator Hontiveros, ang isinasagawang Senate hearing ay hindi isang religious persecution para kay Pastor Apollo Quiboloy. Kung hindi, ito ay gagawin in aid of legislation. Ibig sabihin, aalamin ng Senado kung meron bang mga pang-aabuso na nagaganap gamit ang isang relihiyon o gamit ang isang religious organization. Kung kaya, minabuti nilang gawa nito ng Senate hearing. Sabi naman ng iba, wala naman daw masama na magkaroon ng Senate hearing dahil katulad ng ibang mga issues, katulad nung kay Senyor Aguila, katulad nung nangyari sa ABS-CBN, even yung nangyari kay Janet Napoles, lahat ng ito ay ginawa ng Senate hearing in aid of legislation. So kumbaga, ano daw ang kaibahan nito? At bakit daw ayaw ng kampo at mismo ni Pastor Apollo Quiboloy na dumalo sa isang Senate hearing? Eh wala naman daw pagkakaiba yung estado niya sa estado ng mga previous Senate hearing na ginanap. Kumbaga, pantay-pantay dapat lahat. Ito rin yung pinupunto ni Senator Hontiveros. Sabi nga ni Senator Hontiveros, hindi porke na kiniklaim ni Pastor Apollo Quiboloy na siya ay son of God ay hindi na siya pwedeng umattend ng isang Senate hearing. Siguro din para naman kay Pastor Apollo Quiboloy, para ano pa na dadalo siya sa isang Senate hearing when in fact, hindi naman pwede magbigay ng hatol or judgment ang Senado. Kung hindi, ang korte lamang ang makapagbigay ng hatol. Kaya ito yung pinanghahawakan ni Pastor Apollo Quiboloy. At ito rin ang dahilan kung bakit wala siyang plano na dumalo sa anumang future na Senate hearing na gagawin tungkol sa usaping ito. So pakinggan natin ngayon, dahil nagsalita na siya sa pamamagitan ng audio message, nagsalita si Pastor Apollo Quiboloy at ipinaliwanag niya yung side niya at kung ano yung mga dahilan kung bakit sa palagay niya na hindi tama na dalhin ito sa Senado kung hindi dapat dinadala ang issue na ito sa korte mismo na kung saan maglalaban-laban ang mga ebidensya at hindi yung mga sinasabi niyang mga gawa-gawang kwento lang ng mga witnesses. So panoorin natin ito. Nasaan na ba talaga si Quiboloy? Naghahanda na kami. Handa pa siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima kaya siya ang dapat sumagot. Because we're also looking at the Department of Justice issuing an Immigration Lookout Bulletin Order o Hold Departure Order. Magpapadala ako ng formal na sulat sa DOJ para sa mga ito. The subpoena has been issued by the Senate Committee in the competent exercise of its legal mandate. So, Quiboloy, magpakita ka na. Magandang araw po. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, o kaya magandang araw sa inyo pong lahat na ngayon ay makakapakinig ng aking audio message
patungkol po dito sa mga allegations, accusations na puro po mga napakinggan natin sa Senate hearing na pinangunahan po ni Risa Hontiveros bilang chairwoman ng Children's or Welfare or Committee, something like that. At napakinggan po natin ang kanyang mga, ang kanilang mga patutsada doon, yung mga witnesses nilang kinuha, veiled po, no, nakatakip ang mukha, at may mga aliases. Meron pa daw ang dalawang pastoral na Ukrainian at kung sino-sino pa, ano, at sila po ay nag-testify sa hearing na yon na ay patotoo daw nila na yung mga allegations na yon ay puro katotohanan laban po sa akin. Ito po ay mga seryoso na mga allegations o accusation criminal. At ito po ay hindi po basta-basta, no? Serious po kami dito sa ginagawang ito. Hindi po laro-laro ito sapagkat ang reputasyon ko po bilang ako ang head minister ng Kingdom of Jesus Christ at spiritual head ng Kingdom Nation ay nakasalalay po dito sa mga pinagsasabi ng mga kuno, mga witnesses na ito, na kuno ay mga former workers ng kingdom, pero nakatakip ang mukha at nag-alias ang kanilang mga pangalan. Ngayon, sa inyo po, Senator Risa Hontiveros, sa inyo pong committee, eh, nakita ko po, nag-iisa lang kayo, no? Parang wala yata ang quorum ang committee nyo. At napakinggan po lahat ng mga testimony at mga kasaysayan noong mga pinag-i-interview ninyo riyan na pinayagan po ninyo. Pero yung iba po, kahit nagtakip ng mukha, kilala namin sila dahil sa kanilang narrative. Ang isa po riyan ay si Blenda Portugal, yung nag-alias Amanda. Yan po ay nagdemanda na yan ng ganun ding mga allegations. At yan ay sinagot po namin, sinagot ko, at yan ay da-dismiss dito sa Korte ng Davao. Kaya tumakbo po sila sa DOJ at yan ay under sa pamamahala ngayon ng DOJ. Dismissable po, kahit po anong tingin ninyo. Kasi ang totoo ay hindi pwedeng tabunan, hindi pwedeng takpan kung nagsisinungaling ka. Ang katakataka lang po dito, eh bakit nasa korte na yan? Hindi pa po matatawag na sub judice yan pagkatapos dyan ay pag-uusapan? Hindi ba ninyo nire-respeto ang korte? Hindi ba ninyo nire-respeto ang ating mga batas? Hindi na po dapat na kinuha ninyong witness yan kasi yan ay gumawa na ng hakbang na magdemanda at yan ay napatotohanan ng puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya. O, kung ito po ay pinapayagan ng batas, eh kunin ninyo yung mga records para makita ninyo ang kanilang allegasyon at ang aking mga sagot na puro po na dispel namin ang kasinungalingan niya na ginawa doon. I don't have to elaborate here. Ngayon, yung ibang mga witnesses na pinagkukuha ninyo, eh, nakilala rin po namin yung iba, yung nag-alias Jerome dyan. Eh, yung pong lahat ng mga full-time workers dito nag-apply bilang full-time, yan po eh, may mga records lahat dito. May mga records po lahat dito. So, pinakinggan ninyo yung side nila, pinakinggan ninyo yung kanilang sinasabi. Eh, kahit sino pwedeng magsinungaling eh. Kahit sino pwedeng gumawa ng ganung allegasyon eh. Kasapagkat wala naman silang sasagutin pa. Kasi under sila sa inyong Senate hearing. Ewan ko kung sila ba may immunity o kayo lang ba, Senator Hontiveros, ang may immunity
Kaya siguro tinatago ninyong mga mukha nila. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi sila dapat matatakot. No? Hindi sila dapat matakot. Pero kung libelous yun, kahit pa dyan sa hearing sila, eh after ng hearing na yan, eh talagang mananagot po sila sa batas. Oh, sa mga false allegations, lalo na ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Ngayon, sa iba pang mga allegations na gagawin ninyo, lahat ng mga false accusations na ginagawa pa, kahit sino pwede kayong pumikap ng isang witness. At pagkatapos tabunan ng mukha, pagkatapos gawin yung alias, kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon, wala ba siyang sasagutin? Sa inyo ba yun ay totoo na? Sa inyo ba yun ay katotohanan na lahat? At pagkatapos, gagawin ninyong guilty ang object ng inyong paninira? Tulad ko, ako ang object ng inyong paninira. Dahil ba sinasabi nila na ganun at ganito at ganun at ganito, ang kalalaswa pa, sinakyan pa ng mga taga-social media na vlogger, tapos pambababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko? Yun ba ay tama? Tamang proseso? Ngayon, sapagkat pinaniniwalaan ninyo yan ay katotohanan at kinatira pong dinitalye ang lahat ng aligasyong pinaggagawa ko daw sa kanila na kasuklam-suklam, karumal-dumal, at kawalang hiyaan. Ay maganda pong mga testimony yun kung ito yun ay totoo. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo, you go to the court. Tulungan po ninyo ang mga kaawa-awang ito. Pumunta kayo doon sa korte. At gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Maganda po yan, may testimony na sila eh. Gawin na lang ninyo yan, i-transcribe ninyo, gawa ninyo ng affidavit, tapos ipakilala ninyo ang tunay nilang pagmumukha, tunay nilang pangalan, pagkatapos tunay nilang tirahan, at tunay nilang katauhan. And then, idemanda po ninyo ako, kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin, sapagkat doon merong fair play. Because in the law, the guilt and the innocence of any person is not determined by a Senate hearing, but it is only determined by a competent court of law. Doon po kami patas ang laban. Doon kami pwedeng sumagot sa inyo. Sa inyo pong hearing, wala kaming dapat patotohanan yan eh. Wala kaming dapat patotohanan. Oh, sila, they have nothing to lose. Kami dito, pagpipestahan ninyo, eh, hindi po namin papayagan yun. I will not subject myself to a bogus hearing and to a bogus witnesses if they cannot stand on their word. Now, hinahamon ko sila, hinahamon ko kayo, tulungan ninyo sila. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, hindi sila bogus na binayarang mga witnesses, hindi bogus ang inyong hearing, ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo para sila po ay makakamit ng hustisyang sinasabi ninyong dapat nilang hanapin. Doon, patas ang laban. Hindi po basta-basta mag-aako sa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko na international ang reputasyon, ay gaganunin na lang ninyo ako. Kaya ako po ay hindi sasalo at magpapasakop sa inyong hearing sapagkat para sa akin yan ay bogus na mga witnesses at bogus na hearing. Sorry po sa pagsasalita ko ng ganito sapagkat yan ay pinaniniwalaan ninyo kaya naging bogus para sa akin para po maging makatotohanan kayo at inahamon ko kayo kung talagang totoo sila at ang lahat ng pinagsasabihin na totoo ay gumawa kayo ng affidavit, sumpaan nila, at pagkatapos pirmahan nila, at pagkatapos isubmit sa korte, nakadimanda po ako. Doon po ako sasagot sa lahat ng aligasyon at mga akusasyon na ginagawa.
criminal po itong mga allegasyong ito. Hindi na dapat pag-usapan yan sa court, sa inyong Senate hearing. These are criminal allegations that you deem you already convict me. You already convicted me in your hearing. Eh, mali po yun. Unfair po yun. I will not subject myself to unfair. I will not unfair statements. I will not subject myself to injustices that are done in the clock of a Senate hearing. Kahit ano po, I will not subject myself to that. But I will face you with one condition. I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang gamitin nyo. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran. I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Just do it. And I will face you anywhere, anytime, in a court of law. If you cannot do that, then you are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect. Because you don't respect my constitutional rights, I will not also respect your office as a senator if you cannot do these conditions that I'm telling you to do. Ikaw, mambabatas Senator Hontiveros, alam ninyo dapat ninyong gawin. Pagka ganitong maligasyong malalalim at reputasyon ng isang tao na kataya, dapat pumunta na po kayo sa korte. Kunan ninyo sila ng abogado. Pagkatapos, magpasimula na tayo doon para po mailahad namin ang aming side na lahat documented. Kanila, salita lang. Kami po, hindi kami nagsasalita. Documented. Tiniis ko po ang lahat ng mga pangalipusta, pambababoy sa reputasyon ko, at ang pag-alipusta po sa aking mga katauhan. Sapagkat ako'y anak ng Diyos, tinuruan akong magkaroon ng long suffering. Ang ama kong si Jesus Christ, pinako sa krus, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi sa kasalanan ng mga taong ipinataw sa kanya. Siya po ang aking guide, siya ang aking idol. Kaya tiniis ko ng matagal na panahon ang mga paninirang ito. Kahit doon sa Amerika, it is the same scenario as it is here. Inakusahan din ako doon ng maraming mga former workers daw yun. Pero puro pagsisinungaling. Ang akala nila hindi ako makakuha ng mga abogado ko doon, nahihimay-himay ng lahat ng kanilang pinagsasabi. Ngayon, nahihirapan silang humarap sapagkat puro po kasinungalingan. Ngayon, ito, huwag po ninyong palampasin ito. Hindi ko po kayo palalampasin dito, lalo na itong mga witnesses na kinuha ninyo. Hindi ko po palalampasin ito. Kailangan malaman natin ang katotohanan dito, not in your Senate hearing, but in a court of law. Ulitin ko po ang hamon. Kung totoo yan sila, hindi kayo bogus na witnesses, hindi kayo bogus sa hearing na ito, hindi ka bogus sa hearing mo, Senator Hontiveros. The next thing I tell you to do, inahamon kita, I challenge you, go to court, make those allegations detailed in an affidavit, and let them sign it. And then charge me with whatever charges you want to do. Welcome kayo doon. At doon patas ang laban natin. If you cannot do that, you did not respect my constitutional rights, I will not from now on respect you as a senator of this country because you are hearing innuendos and you are for smearing my reputation. This is a mere smear campaign in your hearing. So, magrespetuhan po tayo dito. Para marespetuhan ko kayo, allegations kompleto na, dalhin ninyo yan sa korte. Kung makain ng affidavit, ulitin ko, papirmahin ninyo sila, itranscribe ninyo lahat ng pinagsasabi ni Yarial, tapos haharapin ko kayo. Tulad na ginawa nitong Blenda Portugal na alias Amanda. O yan, patas yun. Ngayon, na-dismiss, sapagkat puro kasinungalingan ng sinasabi niya. Ngayon, inulit niya riyan. Ewan ko kung yan ba'y pwede, sapagkat sub judice na po'y para sa akin yan. Nasa korte na yan eh. Waiting for the judgment of the DOJ. Tapos inulit ninyo, nag-alias-alias pa kayo riyan. Tapos kung anong paninirang ginagawa ninyo sa reputasyon ko. Ngayon, ulitin ko po, tatlong beses na itong pang sinasabi ko. I challenge you
Now that they have detailed all of the salacious allegations against me and my person, which they demonized, which they bedeviled, and which made a monster out of me, let them go to court, help them file a case against me, and I will welcome that, and we will answer you in that proper forum of the court of law. If you cannot do that, I once again repeat, you are all bogus witnesses. This is a bogus hearing, and I will not subject myself to any of your bogus hearing that you will do next time. Kundi nyo po magagawa yan. Magrespetuhan po tayo. Respetuhan yung constitutional rights ko. Rerespetuhin ko po kayo bilang senador na talagang naghahanap ng katotohanan at ng hustisya, hindi innuendo, hindi smear campaign, hindi paninira, hindi kung sino lang pupulutin ninyo, at pagkatapos magsasalita ng kung ano-ano. Words are very cheap, but let us find the truth, and the truth will be found by the evidences that you will present in court. Because in the court, it is not what you say, it is what you can prove. Now, kayong mga allegations ninyong yan, kayong mga accusers, prove it in court. Because you have the burden of proof now. You prove it in court and we will face you there. Tulungan mo po sila, kagalang-galang na honorable Risa Hontiveros. Tulungan mo sila kasi mambabatas ka at in-entertain mo ang kanilang mga allegations. Now, we are a land of law. Subject tayo sa law. Ito yung katapusan, hindi po dyan sa hearing ninyo. Ang katapusan nito sa korte. At ang judge ang magbibigay ng patas na hukom. Hindi kayo. You cannot determine, as I said, the guilt or innocence of a person or someone in your court hearing. That is just for the aid of legislation. Oh, ngayon, you can prove that. I'm innocent or I'm guilty in court. Kayo, patotohanan ng mga witnesses mo yan. Papirmahin mo sila. Tulungan mo sila. Kunan mo ng abogado. That is my ultimate challenge to all of you. Magrespetuhan po tayo. Yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig sa side ko na nandiditong ako po ay isang maawain na tao. Mapagbigay. Kaya meron akong Children's Joy Foundation. Tumutulong ako sa mga kabataang Pilipino. Pinaaral ko, pinakain ko, dinamitan ko. Oh, pero may mga ganitong klaseng tao, hindi ko kayo bubulgar dito sa vlog kong ito. Ibubulgar ko kayo doon sa korte. Kakalkalin ko yung pagkataon niyo kasi from head to foot, kilala ko kayo. Kayo, kilala ko kayo. Former workers kayo. Oh, may Ukrainian pa. Papuntay niyo dito yung may Ukrainian na yan. Aharapin ko silang lahat. Kahit 100 pa kayo, sinabi ko. Aharapin namin kayong lahat. Oh, yan po ang patas na laban. At yan ang inihintay ng taong bayan. Oh, pero ang paninira, smear campaign, na matagal kong tinitiis-tiis, eh, hindi ko na po palalampasin yan. Sapagkat nakataya dito ang reputasyon ko, at ang reputasyon ng bansang Kaharian na merong mga millions of members all around the world. Yan lang po. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos, Ama. At meron pa akong idadagdag. Sinabi ninyo, kagalang-galang ng Hontiveros, na naglagay kayo ng you put words in my mouth at sinabi ninyo na marami daw akong mga hindi daw ako natatakot dahil marami akong kaibigang mga makapangyarihan o mga politiko ba yon o kung sino. Kayo pong nagsabi nun. Magpalabas kayo ng video na nagsabi ako ng ganun. Noong ako'y nagkakaso po sa Amerika mulang 2018, presidente pa po ang aking kaibigan si President Duterte. Tanungin din niyo siya, pati si Harry Roque na kanyang spokesperson, kung kinalabit ko ba siya, kung tinawagan ko ba siya at ako'y nagpatulong. Kaya ko po yung problema ko. Kung ang problema ang inaharap ko, lalaking lalaki akong iyan ay haharapin ko kahit saan pa tayo magkita, kahit sa pintuan pa ng impyerno.
Hindi po ako nagpatulong kahit kaibigan ko. Hindi ako nag-name dropping. Kaya mali po yung akusasyon ninyong yon. Mali yung sinasabi ninyong yon. Tapos sinabi mo, kahit na son of God ka pa, o ganito at ganun. Ako ba'y nagmalaking dahil ako'y son of God? Sinabi ko na matagal ng panahon. Kahit pa ako'y son of God, under ako sa batas ng lupa. Pag ako'y nagkamali, gumawa ng krimen, idemanda ninyo ako. Pero please, huwag po ninyong sirain ang reputasyon ko na wala akong kalaban-laban. Magrespetuhan po tayo. Korte ang answer nito. Court is the answer. For all of your false allegations and accusations, court is the answer, not a Senate hearing. Thank you. May God bless us all.